raw dapat baliwalain ang babala ni dating MNLF Chairman Nur Misuari dahil malawak pa rin daw ang kanyang influensya. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na kinonsulta ng gobyerno ang MNLF kautnay sa pagtatatag ng Bangsamoro. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Minsan ang naramdaman sa ilang lugar sa Mindanao ang bangis ng grupong Moro National Liberation Front ni Nur Misuari. Ngayon, nagbabala muli ng posibleng kaguluhan ang MNLF leader dahil naitsapwera umano ang kanyang grupo sa usapang pangkapayapaan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ayon kay Dean Julkitri Wadi ng UP Institute of Islamic Studies, hindi dapat baliwalain ang babala ni Misuari. Political sentiments, no? And Misuari as a symbol of the Bangsamoro struggle, I think still resonates with many Muslim who suffered during the war. Ayon kay Wadi, dapat pakinggan ng gobyerno ang sentimiento ng lahat ng panig para mahubog ng tama ang binubuong Bangsamoro political entity na papalit sa autonomous region in Muslim Mindanao. Ano yung saysay, maghuhulma ka ng panibagong peace agreement with the Moro Islamic Liberation Front kung yung mga provision na pinirmahan natin nung sa 1996 peace agreement, hindi pa napapatupad. May punto si Nur Misuari. Sa isang statement, sinabi naman ni Sulu Governor Abdo Sakurtan na hindi niya hahayaan na magkaroon na naman ng kaguluhan sa kanyang lugar. Sa Sulu kasi nakabase ang marami sa mga miyembro ng MNLF. Sabi pa ni Tan, suportado ng 5 governor ng mga probinsyang bumubuo ng ARMM ang framework agreement sa MILF. Gate naman ng Malacanang, kinonsulta rin ng government panel ang MNLF at magkakaroon pa nga raw ng kinatawan ng MNLF sa Transition Commission na babalangkas sa Bangsamoro Basic Law. MNLF is not going to be marginalized in this. MNLF is also a stakeholder for the peace in Mindanao. So October 15, pipirmahan na sa Malacanang ng MILF at ng government panel ang framework agreement na magiging batayan ng peace talks. Pero mahabang panahon pa ang bubunuin para sa detalye ng kasunduan. Isa sa pag-uusapan ay tungkol sa paghinto ng mga MILF fighter sa armadong pakikibaka. Posible raw makapasok sa AFP at PNP ang ilan sa MILF fighters. Yung mga talagang mahuhusay at nagpapakita na marunong sila sumunod sa disciplines ng armed services ay maaaring ma-integrate sa armed services din, no? Whether that is in the AFP or in the PNP. Sa peace agreement ng pamahalaan sa MNLF noong 1996, isa sa mga napagkasunduan ang pag-integrate o pagpasok sa AFP ng mga MNLF fighter. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.